Hello Bashies, this is Wen and welcome to my vlog. For today's video, I will show you how I measure my blood sugar using glucometer. Ayan. So, ang gamit kong brand ng glucometer is One Touch. Ayan. Ito yung lalagyan niya. Kung gusto niyo bumili, ayan, mabibili niyo to sa inyong mga soaking tindahan. Ayan, joke ko lang. So, mabibili niyo to sa mga pharmacy, tapos sa mga nagbebenta ng mga medical supplies. Ayan. So, kailangan yung authorized store yung bibilahan ninyo. Like, for example, yung pharmacy, ayan yung Mercury, meron niya sila yung Rose Pharmacy, and then yung TGP, generica, hindi ko lang sure. Ayan. Ito yung ginagamit ng karamihan para i-test yung kanilang blood sugar. So before tayo mag-start, Bessie, disclaimer lang, hindi po ako isang medical expert. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-test ng aking sugar. Ayan. So kung buksan natin, meron, ito yung laman niya. Ayan, ito yung glucometer. Ayan, ganito siya, ganito siya kaliit. Tapos may battery siya sa likod kung buksan natin. Ayan, so may battery siya sa likod. So battery yung nagpapagana sa kanya. Tapos hindi naman siya madaling mawalan ng battery kasi minsan nyo lang naman siyang gamitin. Sabihin natin mga once a day lang. So hindi siya ganoon nakaka-drain ng battery. Tapos ito yung tinatawag na prick. Yung pangatlo is ito. Ito yung lalagyanan ng strip, yung tinatawag na strip. Yung strip is yung nilalagay dito, pang test. Test strip ang tawag doon. So makikita ninyo, may fake yung pagkakalak niya kasi bawal siyang mahangin or ma-expose sa air. Kasi once na ma-expose siya sa air, so hindi na siya gagana, hindi na siya makakadetect ng tamang blood sugar natin. Tapos bawal din siyang mabasa. Tapos meron dito, ayun, may basa niyo ba? High, low, alarm, reference card. Ayan, so sabi dito, low ka, low yung blood sugar mo kapag 20 to 69 mg per dl niya. And then kapag high naman, high is 180 to 239 mg per dl. Tapos dito naman, sa very high, nasa range ng 240 to 600 mg per dl. At saka nga pala, Bessie, na-inspire ako gawin ng video na ito kasi para maging aware tayo kung low yung blood sugar natin, normal, or di kaya mataas na yung blood sugar natin. Kasi para sa akin, nasa bloodline talaga namin yung pagiging diabetic. So, kailangan namin mag-monitor ng aming blood sugar. At saka, nung ito lang kasi, nung nag-test ako ng aking blood sugar, so, umabot siya ng 300. So, alarming na yun. Kaya nga, kanina pinakita ko sa inyo yung range ng high na blood sugar, nasa 240 above siya. Tsaka, pasok na ako doon. Ayan. So, nakaka-alarma talaga. Kung sa edad kong ito, nagkaroon ako ng gano'n na kataas na blood sugar. So, para hindi rin iyon mangyari sa inyo, kailangan i-test nyo rin ang inyong blood sugar. Mas mabuti kung pumunta kayo sa inyong mga doctor o magpa-consult sa kanila para at least maagapan or hindi lumala ang inyong kung mayroong mga kayong mataas na blood sugar o mababang blood sugar. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ako magte-test. Una natin gagawin is kukunin natin yung alcohol. Ayan, mag-rub tayo ng alcohol natin para walang germs. Ayan, magiging safe ang ating pag-test ng ating blood sugar. And then, meron din tayo ditong cotton balls. Ayan, tapos yung kaninang pinakita ko sa inyo, ito yung glucometer. Nag-focus din. Tapos, ito yung kanyang prick. Ayan, pinakita ko niya sa inyo kanina. Tapos, dito nakalagay yung strip niya. Ayan, so makikita ninyo, sealed siya kagaya ng sinabi ko kanina para hindi masira yung strip. So, kailangan talaga naka-sealed siya. Tapos, ito naman yung lancet. Ito, dyan mo yan ilalagay sa may prick. Ito, tagkarayom yung tawag ng iba dyan. Tapos, ayan yung itsura niya. Tapos, yung paglagay niyan sa prick is hindi mo iikutin. Hindi ganun. So, ano siya, parang puputulin mo siya. Ayan. So, kusa na siyang mabubuksan. Tapos, ipapasok lang natin doon sa prick. Then, tatakpan natin siya. Ayan. Tapos, may mga number yan. From 1 to 1 to 9. Ayan. So, mas malalim na yun yung 9. So, karaniwan na ginagamit. So, ako ginagamit ko lang is 1. Tapos, karamihan na ginagamit ng iba is 3. Yung mga may kalyo, ganyan. 3 yung ginagamit nila, pero ako 1 lang yung gagamitin ko. Okay naman ako dun eh. Tapos, ayan, kuha lang tayo ng cotton balls. Tapos, ilagay muna natin pala yung strip. Yan, doon sa may glucometer. Ganito yung paglagay niya.
gagayahin mo lang yung image na nasa glucometer doon sa strip, tapos ipapasok mo lang. So once na ginawa mo na yan, yun yung makikita nyo, tapos makikita nyo yung previous na result ng inyong blood sugar. Tapos once na lumabas na yan, so pwede na kayong maglagay ng blood sample. So gawin natin is kuha tayo ng cotton balls, dalawang cotton balls yung kukunin natin, tapos lagyan natin ng alcohol yung dalawa na yan. Dalawa kasi yung isa is panlinis, tapos yung isa gagamitin natin mamaya once na na-prick na natin o nakukuha na tayo ng blood sample. Tapos linisin lang natin yung daliri na kukuhaan natin ng sample. Tapos huwag natin kalimutan na iparang i-massage siya para lumabas yung ating blood sample. And then pala, kung paano gamitin yan is parang ikakasa mo lang ayan, sa baba, tapos dito naman sa taas, dyan mo siya pipindutin. Ayan. Tapos, ganyan lang kadali. Pindutin mo lang sa taas pag nakasa mo na. Ayan. Tapos may lalabas na na blood sample. Tapos, ipapasok natin siya doon sa strip, sa test strip. Ayan. Kailangan puno siya. Hindi siya kailangan na konti lang. Tapos, magbibilang siya ng 1, 2, 3, and then lalabas na yung result. Yehey! 105 mg per dl. So, normal yung ating blood sugar ngayon. Very good. So, kailangan pala, besi, kapag magte-test kayo na inyong blood sugar, kailangan nakapag-fasting kayo ng 8 to 10 hours. So, kailangan hindi kayo kumain ng meal 8 to 10 hours. Ayan. So, yan talaga yung standard na oras. So, ganyan lang ako mag-test ng aking blood sugar dito sa bahay. So, kung gusto nyo rin mag-test, pwede kayong pumunta muna sa inyong mga doctor, magpa-consult kung ano kailangan ninyong gawin. Kaya, kagaya na sinabi ko kanina. Ayan. So, hope you like this video and please don't forget to like our video for today para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Ayan, Beshies. Bye!